Loko-loko talaga ang mga lalaki. Walang kwenta. Walang ginawa kundi ang saktan tayo. Anilis na kanina pa ako pinapatahan. Ah, ako naman kasi ang tanga. Alam ko naman na magkakaroon na siya ng pamilya. Pero ako pa rin itong pasok ng pasok sa buhay niya. Walang patid ang pagdaloy ng luha ko. Oo nga, gaga ka rin eh. Matagal na kitang sinabihan na kung maaari, iwasan mo na yung aiba na iyan. Mukha pa nga siyang mas maloko kay Zack. Yun pala ay parehas lang silang loko. Aniya matapos inumin ang tsinimple niyang kape. Huwag mo na munang isipin ang aiba na iyon. Ang importante, humihinga ka at staying pretty ka pa rin like me. Bahagya naman akong napatawa sa sinabi niya. Loko ka talaga. Nakapag-usap na kayo ni Zack? Umiling siya at napahinga pa ng malalim. Oo nga pala. Nakahanap na ako ng pansamantala ko munang matitirahan. Nakakaya naman tong dito ako sa bahay niyo nakikitulog. Agad ko siyang tinutulan. Welcome ka naman dito sa bahay. Wala namang problema kahit nandito ka pa araw-araw. Umiling ulit siya. Maraming salamat, Abigail. Pero napakabuti mo talaga. Pero buo na ang desisyon ko. Lilipat na ako ng matitirahan. Huwag kang mag-alala. Bibisitahin pa rin naman kita dito. Kapag may kailangan ka pang iba, pwede kitang matulungan. Sabi ko sa kanya, mayroon naman akong extra dyan na pera. Pwede kong ibigay sa iyo yun. Umiti siya at sa kanya ako niyakap ng mahigpit. Hindi ko mahihindian iyan, Abe. Sa ngayon, habang wala pa akong nahanap na trabaho, ay tatanggapin ko muna iyan. Pero huwag kang mag-alala. Babayaran naman kita. Ano ka ba? Huwag na. Kaibigan kita. Ano pang silbi ng pagkakaibigan nating dalawa? Kung hindi rin naman tayo magtutulungan, di ba? Kaibigan talaga kita. Parehas tayong maganda eh. Aniya habang natatawa-tawa. Matagal-tagal rin kaming nagkwentuhan ni Liz hanggang sa hindi na namin namaalayan ang oras. Tanghali na pala at maya-maya lamang ay aalis na siya sa bahay. Masaya kasama ang kaibigan ko. Kahit na may problema ako ay nawawala kapag kasama ko siya, kaya sana yung problema na nararanasan din ni Liz ngayon ay mabawasan. Si Papa ay wala dito sa bahay dahil pumasok siya sa trabaho niya. Kaya kaming dalawa lang ni Liz ang tao dito. Habang kumakain kami ni Liz ay sabay pa naming narinig ang pagtunog ng doorbell. Tumayo ako. Wait lang, Liz. Titignan ko lang kung sino ang tao sa labas. Sabi ko sa kanya habang naglalakad papalabas. Nang makarating ako sa may gate ay saka ko binuksan iyon, nakita ko ang dalawang lalaki na nakapamulsa habang seryosong nakatitig sa akin. Bigla tuloy akong nakaramdam ng kaba kaya isasara ko na sana ang gate ng harangin nila iyon gamit ang kamay nila. Ikaw ba si Abigail Mera de la Cruz? Tanong ng isang lalaki sa akin. Napalunok ako bago kinakabahang tumango. May tinawagan ang isang lalaki sa cellphone niya. Sir, nandito na po si Abigail. Sabi ng lalaki na may kausap sa cellphone. Ilang sandali pa ay iniabot ng lalaki sa akin ang cellphone niya pero hindi ko iyon kinuha. Kunin mo, kausapin mo ang papa mo. Hawak siya ngayon ni boss. Sabi pa niya, nanlaki ang mata ko sa narinig ko kaya agad kong kinuha ang cellphone ng lalaki. Idinikit ko iyon sa tainga ko at narinig ko kaagad mula sa kabilang linya ang boses ng isang lalaki. Hello, Abigail? Sabi ng nasa kabilang linya. Gusto kong ipaalam sa'yo na nasa akin ang papa mo ngayon. Kung ayaw mong may mangyaring masama sa papa mo, ay susundin mo lang ang sinasabi ko. Napalunok ako nang marinig ko ang pamilyar na boses na iyon. Sino ka? Tumawa ang lalaking nasa kabilang linya.
Ako ang ama ni Stacy. Alam mo naman siguro kung ano ang kaya kong gawin para sa anak ko. Kaya hito lang ang hinihingi ko sa'yo, Abigail. Sundin mo lang ang sasabihin ko sa'yo. Marihin akong napakagat sa labi ko dahil sa kaba, galit at inis na nararamdaman ko. Huwag mong sasaktan ng papa ko. Easy ka lang. Natatawang sabi ng papa ni Stacy. Ilang saglit pa ay narinig ko na ang boses ni papa na tila nahihirapan. Honey, please be safe. I love you so much. Unti-unting nagbagsakan ang luha ko sa narinig ko. Papa, honey. Hindi na naituloy ni papa ang sasabihin niya dahil muling nagsalita ang papa ni Stacy. Ngayon, Abigail, alam mo naman siguro na nandito talaga ang papa mo sa akin. Wala naman akong gagawin sa kanya kung susundin mo ang lahat ng sasabihin ko. Ano ba ang sasabihin mo? Alam kong may namamagitan sa inyo ni Ahiban. Alam ko iyon, dahil iyon ang naikwento sa akin ni Stacy. Sa tuwing magkasama si Ahiban at si Stacy, ay laging tulala si Ahiban na parang may malaking problema. Wala siyang pakialam na ang anak ko ang kasama niya. Yun ay dahil sa iyo. Hindi mangyayari iyon kung hindi ka pa nakigulo sa pagmamahalan nilang dalawa. Hindi ako nakasagot sa sinabi niya. Nabigla ako dahil hindi ko naman inaasahan iyon. Totoo kaya ang sinasabi niya? Ano bang ibig mong sabihin? Mamaya, pagbibigyan ni Stacy si Ivan na puntahan ka. Pero ang gusto kong gawin mo ay ipakita mo sa kanya na niloloko mo lang siya. Sabi pa niya na ikinatigil ko. Napatingin ako sa lalaking kababa lang mula sa loob ng sasakyan. Hindi naman pamilyar sa akin kung sino iyon. May ipinadala akong lalaki dyan. Ang gagawin mo ay magpapanggap kayong dalawa na mayroong namamagitan sa inyo. Gusto kong ipakita mo kay Ivan na hindi kayo narapat para sa isa't isa. Dahil si Ivan ay para lang sa anak ko. Umiling ako ng paulit-ulit. Ayoko. Huwag mo ring sasaktan ng papa ko. Kung hindi ay tatawag ako ng polis. Narinig ko ang pagtawa ng papa ni Stacy mula sa kabilang linya. Kumpare ko si General. Siya ang kapit ko sa mga polis. Kaya walang maaaring gumalaw sa akin. Malaya kong gagawin ang lahat ng gusto ko. Mariin akong napapikit dahil sa narinig. Kaya gawin mo na ang gusto ko. Ipakita mo kay Ivan na naluloko mo lang siya. Saktan mo para tuluyan ng mahulog ang loob niya sa anak ko. Saktan mo. Yun ang dapat mong gawin dahil kung hindi, ay papatayin ko ang Inglesyero mong ama. Hindi na ako nakapagsalita dahil kinuha na ng lalaki ang cellphone niya. Papasukin mo na si Miguel. Siya ang magiging boyfriend mo mamaya. Sabi ng lalaki na may hawak ng cellphone. Muntik pa akong mapamura. Boyfriend. Huwag kang tataka sa Miguel. Babantayan ka namin. Sabi ng lalaking nakasuot ng puting damit sabay tutok ng baril sa akin. Agad na nanlaki ang mata ko sa nakita ko. Huwag niyo po akong patayin. Papasukin mo si Miguel. Mabilis kong sinunod ang iniutos niya. Pinapasok ko si Miguel sa bahay at nagulat pa si Liz nang makita niya ang lalaki. Oh, sino ka? Kaibigan ka ba ni Abe? Tanong ni Liz kay Miguel. Magsasalita na sana ako nang akbayan ako ni Miguel. Girlfriend ko. Nakita ko ang pamimilag ng mata ni Liz. What the hell, Abigail? Kakabrekto lang ni Ivan na. Hindi ko nga alam kung formal break up dahil hindi pa kayo nag-uusap. Tapos ito. Napailing-iling ako habang nakahawak sa ulo ko. Liz, saka ko nalang ipapaliwanag ang lahat sa'yo. Ayokong madami ka dito. Matapos kumain ni Liz ay saglit siyang nagpahinga at pagkatapos ay nagpaalam na rin. Hindi ko na siya tinutulan pa dahil ayoko naman siyang madamay sa problema ko.
Kaya heto at kaming dalawa na lang ni Miguel ang nasa bahay. Katunayan ay may itsura naman siya. Yun nga lang ay kapag kung ikukumpara ko siya kay Avon ay lamang talaga si Avon ng maraming beses. Nalaman ko na binayaran lang pala si Miguel ng malaking halaga para siya ang pumapel sa kalokohan ng ama ni Stacy. Sundin mo na lang ang sinasabi ni Sir Antonio Abigail. Kilala ko siya at lahat ang gusto niya ay gusto rin niyang masunod. Walang pinipiling lugar ang tao ngayon. Ang lahat ng mali ay tama naman para sa kanya. Pagpapaliwanag sa akin ni Antonio. Hindi ko na naman namalayang nagsisimula na palang tumulo ang luha ko kaya mariin ko iyong pinunasan. Antonio, huwag mo akong sasaktan. Umiti naman siya. Hindi naman, kung maaari nga lang ay ayaw kitang hawakan dahil alam kong may magagalit. Pero sumusunod lang ako kay Sir Antonio. Bayad niya ako sa trabaho kong ito. Huwag kang mag-alala. Wala naman tayong gagawing kakaiba sa oras na pumunta si Ivan dito. Kinuha ko ang cellphone ko sa may lamesa nang tumunog yon. Unknown number. Sweetheart, pupunta ako ngayon sa inyo. On the way na ako, nakitext lang ako dahil wala akong load. #waitforme #explanation. Hindi na ako nag-reply nang mabasa ko ang text niya sa akin. Basta ang mahalaga ay malinaw na sa akin ang lahat. Hindi naman talaga mahal ni Avon si Stacy. Pinatunayan iyon ng papa ni Stacy dahil sabi niya sa akin kanina ay kapag magkasama si Avon at Stacy ay laging wala sa sarili si Avon, napapatulala at wala kay Stacy ang atensyon. Kaya pala nang sabihin sa akin ni Avon na ikakasal na siya kay Stacy ay parang labag pa iyon sa loob niya. Iyon ay dahil hindi naman talaga niya mahal si Stacy. Isa na lang ang nagpapagulo sa isipan ko ngayon. Kailangan kong malaman kung anak ba talaga ni Avon ang ipinagbubuntis ni Stacy. Papunta na pala si Ivan. Tara, mag-ready na tayo. Sabi ni Antonio sa akin nang mabasa niya ang text ni Avon sa akin. Para bang ayokong sumunod sa gusto niyang gawin pero alam kong sa oras na hindi ko sinunod ang iniuutos sa akin ng papa ni Stacy ay si papa naman ang malalagay sa alanganin. Pumunta kaming dalawa ni Antonio sa loob ng kwarto ko. Nakita ko pa ang niya ng damit niya. Tinignan niya ako. Sige na, alisin mo na rin damit mo. Nanatili lang ako sa posisyon ko. Iniisip ko kung lalaban ba ako, pero ano na lang ang laban ko sa lalaking ito. May baril pa siyang dala at inilagay niya iyon sa may gilid ng upuan na malapit sa kanya. Pwede bang ganito na lang? Napahinga naman siya ng malalim. Sige, pagdating niya, galingan mo ang pag-arte para malaki ang bonus ko kay Sir Antonio. Ilang saglit pa ay narinig ko na ang boses ni Avon sa labas ng kwarto. Hindi ko kasi nilock ang gate at pintuan para siguradong makakapasok siya dito. Gusto kong sabihin sa kanya ang lahat ng problema ko. Gusto kong ipaalam sa kanya para sabay naming masolusyonan pero paano? Anong laban namin sa taong may baril? Andyan na siya. Sabi sa akin ni Antonio. Mabilis siyang lumapit sa akin at agad na dumikit ang labi niya sa labi ko. Mariin akong napapikit habang pinipigilan ang nagbabadyang paglabas ng mga luha. Nang imulat ko ang mata ko ay nakita ko si Avon na umiyak habang nakatitig sa aming dalawa.